Hi guys, this is Mix Up Channel again guys, and good afternoon everyone, at sa mga kaibigan ko, sa mga supporters, mga teams, thank you so much sa pag-support, laging pag-support sa akin. Kaya ngayon guys, ang ating isi-share sa inyo is how I cook the beef shank with white radish. Ito yung mga ingredients natin guys. Ito yung beef shank guys. Ayan, kikita nyo. Pure meat talaga siya guys. Ayan, fresh na fresh from the farm. Ayan, hindi pala fresh from, na fresh from the market. Ayan, ito guys, hindi to hindi to taba, kundi ligamon siya guys. Ayan, beef shank kasi siya, kaya sayang naman kung itatapon. Masarap kaya to guys. Ayan, ito yung ano natin. Ayan, tapos itong sobrang laking, ayan, white radish and ating onion, at of course ang ating garlic, ang ating spring onion, at saka ating ginger guys. Ayan, ang gagawin lang natin guys is balatan lang muna natin tong ating radish. Ayan, sobrang laking radish guys. Masarap kasi to guys, kahit sabaw at saka radish lang, solved ka na. Super fave ko kaya ito guys. Sobrang sarap nito. Ayan, sobrang laki ng radish guys, kaya hirap akong buhatin. Ayan, tapos ilagay lang natin siya dito. Hiwain natin siya ng short. Ayun guys, ganito lang pagkahiwa guys ha. Alam mo tong gagawin natin nito guys, medyo matagal-tagal kasi ito, kasi ang beef is, di ba, makunat siya, matagal siyang palambutin. Ang gagawin nyo guys, kung pagkatapos ng ano, i-boil nyo siya, pagkatapos ng boil, low fire lang guys para malambot siya. Dali, madali na siyang lumambot. Huwag nyong anuhin, huwag nyong high fire, kasi ano siya, magiging makunat siya guys, hindi siya malambot, makunat. Kaya iwasan yung after boiling guys. Kunwari nakita nyo na nag-boil na siya, o di i-turn down nyo na yung fire niya, i-turn down nyo na ng short low fire. Ayan, itong ating ginger. Ganyan lang din ang pagkahiwa guys. Anyway, doesn't matter kasi pangtanggal ng lansa lang yan. Tapos itong ating kalahati lang guys, kasi kung sobrang malaki, pangit naman. Baka masyadong parang maanghang yung luto natin. Ayan, tapos ilang perasong, ano, ilang cloves lang ng garlic. Okay, grabe rin tayo guys. Ito na lahat. Ayan,
Ayan na yung mga nagawa natin, mga nalinisan natin, ayan. Ang gagawin natin guys, pupunta tayo dito sa ano, paglutuan natin, ayan. Ayan guys. I-ano lang natin siya guys, medyo i-ano natin siya ng konti, i-saute natin siya ng konti, ayan. Pag mainit na yung ano, lagyan na natin yung if water is good, you can break it down for a little while. Okay. Yeah. Oh. If it's not ready. Okay. And then, ilagay natin tong ginger. Ayan guys. Ginger ang inuna natin guys. Garlic. Tapos itong ating onion. Yung spring onion natin guys, mamaya na yon pag malapit na matapos. Ilagay na natin yung ating karne. Ganito siya pala laki guys. Lagyan natin ng kunting chicken powder. Tapos haluin natin ng tablet. Takpan natin siya guys. Takpan natin ng mga 3 minutes. Tapos balikan natin siya mamaya. Ayan guys, check natin. Brown na siya guys, nakita niyo? Ayan guys, medyo brown na siya. Ayan. Pagpan na naman natin siya ulit guys ng another 3 minutes guys. Nag-brown na siya. Another 3 minutes naman guys. Tapos guys, ito ready na siya. Masing ready na siya. Ang gagawin natin guys is lagyan natin ng mainit na tubig. To guys kasi ano kailangan mong talagang palambutin ang karne. Ayan.
Lagyan natin siya ng mga pampaganda, pampasarap. Lagyan natin siya ng ano guys? Isang kutsarang toyo. Guys. Ayan. Tapos wala tayong ano guys, ito na lang ang powder natin. Ito. And pepper. Hindi lang ilagay guys. Ting kunti lang talaga. Ayun yung ayan. Ayan na. Tama na yun. Pampalasa lang ng kunti. Ayan. Tapos, kung nakita na natin nag-boil na yan siya guys, i-turn down na natin yung fire niya. Kasi nag-boil na siya. Anuhan natin siya. Takpan. Tapos, i-turn down natin yung kanyang ano, fire. Very low fire guys, very low fire, yan lang. Tapos mamaya ilunod natin yung ano, after siguro after 2 hours pwede na nating ilagay yung ating white radish. Okay guys, ayan na yung ano natin guys, beef shank na with white radish. Ayan po. Ayan na po yung finished product for 3 hours. And it's ready to serve na po. Okay, thank you for watching guys. Hope that you will like my video. And hope that you will always support me. Thank you for watching. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. Ayan guys. See you on my next video guys. Thank you. Bye bye.